napaka-beige, scallop ball, fish roll, crab stick, baby corn, carrots, and tofu or tokwa, green onion, shrimp, pork na bacon cut, soup base for seafood hot pot, and mabibili mo siya ng 179 pesos. Available siya sa mga hypermarket. Also have Japanese sesame oil. Una, magpapakulo muna tayo ng tubig. Kapag kumukulo na yung tubig, ilagay nyo na yung soup base seafood hot pot. And kapag nalagay nyo na siya, haluin nyo siya hanggang sa matunaw siya sa tubig. Hanggang ma-dissolve siya sa water. Ayan, kapag tapos nyo nang haluin yung seafood hot pot na nilagay natin, naglagay ako ng strainer and kaya ako ginawa yan para hindi ma-overcook yung mga ibang ingredients. Kaya ang ginawa ko is one by one ko siyang niluto sa hot pot or DIY hot pot. Ang una kong nilagay yung fried scallop balls. Ayan. Nilagay ko muna siya dyan at isinabay ko na rin yung fish roll. Kasi saglit lang naman sila maluto. And after nyan, i-drain ko muna siya. Ililipat ko muna siya sa ibang lalagyan. Para yung ibang ingredients naman yung mailagay ko dyan sa hotpot natin. And next naman na ilalagay natin is yung crab stick. I-drain ko lang din siya mamaya after maluto nyan. Kasi saglit lang naman sila maluto. Kasi pagkapag pinagsama-sama ko dyan sa isang hotpot yung lahat ng ingredients natin ay baka ma-overcook sila. Kaya ang ginawa ko is inisa-isa ko muna tapos mamaya ko na sila pagsasamahin pag naluto ko na sila ng ganyan. Ang sunod naman ay ang tofu or tokwa. Saglit lang din siya maluto kasi malambot naman yung tokwa. And next is yung baby corn and yung carrots. Pinagsabay ko na sila kasi pares lang naman sila matigas and medyo matagal silang maluto. Kaya pinagsabay ko na. Yan. Inilagay ko na rin yung pork natin sa gilid ng strainer kasi medyo matagal kasing maluto yung pork. Kaya pwede naman na siya ilagay dun sa gilid ng strainer. Yan. Yung hipon or ang ating shrimp. Ilagay ko lang din siya sa strainer kasi saglit lang siya maluto. Ayan. After nyan, dinrain ko na siya. And yung pork natin is, ayan na yung itsura niya. Next na ilalagay natin ay yung napa-cabbage. Ayan. Haluin muna natin siya. Kapag medyo luto na yung napaka-beige is ilagay na natin yung mga niluto natin kanina like yung fish roll, yung scallop balls, yung ating gulay na baby corn and carrots. Then set aside lang na natin siya or i-design na natin siya na puro nasa gilid lang. I-arrange lang natin na parang ganyan. Kasi ang natural na shabu-shabu na nasa hotpot is dapat sama-sama talaga silang niluluto. Pero dahil DIY lang yung ginamit ko is para hindi siya ma-overcook. Ang huling nilagay ko is yung ating tokwa kasi sobrang lambot lang niya and kapag natagalan siya sa mainit na tubig is parang magdudurog-durog siya. Ayan, ganyan lang yung pagkaayos ko sa kanya. Inilagay ko lang siya sa gitna kasi nga malambot nga yung ating tofu and kailangan hindi siya hinahalo para hindi siya madurog.
Next na ilalagay ko ay ang ating shrimp. Yan, kayong bahala kung sa inyo gustong ilagay yung mga ingredients nyo or yung kayo nang bahala yung mag-design. Basta kung ano yung maganda sa inyo, kayo yung masusunod syempre. Pero dahil DIY lang yung ginamit kong hot pot, ayun yung naging itsura niya. And after niya, nilagyan ko na siya ng green onion para sa ating toppings or pang design lang siya guys. Depende sa inyo kung gusto nyong lagyan or hindi. And ayan na yung naging itsura ng ating shabu shabu hot pot DIY. Sana nagustuhan nyo and don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye bye.